Gandang umaga po mga kakumpadres. Muli, magbabalik si Boss J po. At ngayon, meron na naman tayong isang topic o trivia na maganda. At siguradong may mga idea kayong panibago na mapupulot. Meron ho kasing nagtanong sa atin nung nilabas natin yung ating previous videos regarding CP, no? Nabanggit ko dun is yung Black Munggo o yung mung beans na tinatawag. So, ano nga ba ang magandang na idudulot nito? Bakit yun ang nasabi natin na pinakamabilis, no, magpabuka ng pangangatawan ng ating mga alaga at maganda during, no, ng pag tinatawag nating loading ng carb? So, bakit? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng inyong Boss J. Pasok ko lang ang intro ko. Subscribing, share, pindut na! Welcome back mga kakompadres. Ngayon, pagpatuloy natin yung itatopic natin today. So, napaka benepisyo ng ibibigay natin sa inyong idea right now kung bakit ho munggo ang isa sa pinaka magandang main content natin sa kanilang pagkain. Ano ba ang benepisyo niyan? So, alam kong mahirap hanapin po dito sa atin yung tinatawag na black mung o black munggo. But, napakarami natin green, no? Green mung o munggo dito sa atin available. Halos hindi sila nagkakalayo. But, ang pinagkaiba lang kasi nila, mas yung tinatawag nating freshness o self-life ng produkto, mas tumatagal lang kasi yung black munggo, no? Kaya yun yung pinaka-ideal talaga kapag ginagamit natin sa kanilang pagkain. But alam nyo mga kasama, hindi nyo ba alam pag oras, no, ng tunggalian at kakarga tayo ng tinatawag na karbo sa kanila, no? Hindi lang yun, kasi ganito mga kasama, no? Once kasi during na hinahanda natin sila sa isang patimpala at lilipad sila ng napakalayo, no? And then, ganun din po, no? Yung sa atin namang mga kasama sa Nokma, ito naman ideal sa pagpapabuka ng katawan, no? Huwag masosobrahan kasi, syempre, kailangan control natin ang, ano natin, ang dietary nila. Kasi, pag sumobra, bibigat, so sobra naman ng kanilang buka, no? Hindi, which is hindi maganda. Pero sa ibon naman, sa atin, no, ang kinaganda naman ho kasi nito, kailangan kasi natin makargahan sila ng mabigat na, tawag dito, protina, magandang karbo, at the same time magandang fiber. Para nang sa ganon, yung kanilang tinatawag na lakas, no, pampagaspas, ay masisigurado nating solido. So, bago ko umpisahan ng lahat, pinapakilala ko sa inyo ang mung na ito sa bottom line, no? Ibo-bottom line ko, ito yung uri ng buto na rekomendado talaga sa lahat kasi napakasolido ng nutrina nito. At bakit ko nasabi yan? Ito yan. Itatopic natin yan. So, nakita nyo yung mga nakalist dyan, grabe talaga, no? Ang dulot o karga ng buto na yan. So, nakikita nyo dyan, hindi lang kasi sa bagay-bagay, no, nagagamit, nakikita nyo kung gaano ang range nyan. Pero mga kasama, yung nandito, yung naka-inset na yan, yan base, no, sa one cup, no, na daily consumption. Hindi naman sila umaabot dyan. Pero ang suma total nyan, pag ni-ratio natin, kasi 202 grams yan. So, sa maghapon, ang kayang i-consume ng ating mga kapakpak,
that is around maximum of 30 grams. So, kung i-ratio proportion natin yan, lahat ng mga nandyan sa listahan is 30% yan ay nakukuha ko kaagad nila in daily, no? In daily requirements. So, yung nandyan kasi na mga requirements na nandyan is computed yan as per, no? As per sa daily requirements ng tao. Pero kung i-ratio natin yan for the needs ng ating alaga, pwede nating i-ratio yan, kunin lang natin yung 30% requirements niyan. At yan ang mapupunta na binipisyo sa alaga natin. Isipin nyo gaano kataas yan. Kumpleto yan. Tingnan nyo yung calories niyan, that is almost 212, no, grams. Then less in fat, that is only 0.8. Pero yung protina, 14.2, no, gramo. No, kunin nyo 30% niyan, ang taas nun para sa ating mga kapakpak at sa ating mga kanoks, no. And then tingnan nyo naman yung carbs, kung gaano kataas. That is 38.7. And then the fiber content is 15.4. Grabe. Tapos tingnan nyo yung daily requirements ng folate, na which is good for ating mga materials. And then makikita nyo sa pinaka bottom line, may selenium. Isa sa requirements. Complete beta B. Makikita nyo, may B9, may B1, 2, 3, 5, and 6 nandiyan, di ba? So, kompleto. Ano pa nga hanapin mo? At may mga added na mineral na kailangan talaga. So, makikita nyo naman kung gaano kaganda yan. Kasi, pag ginagamit natin to, at least, no, pinapatikim natin sila neto, but not necessarily na madalas, it's okay for seldom. So, patitikimin natin sila ng puro. O magandang pabaon, ayan yung loading na carb load natin na tinatawag. O kapag naghahabol tayo ng postura, okay yan. Kasi ang mga beneficial naman, yan, no? Paikliin natin. Nakakatulong to for anti-taba o sapola because of the fiber. Okay? Nagpapa-increase ng fertility to because of folate. Nandiyan. And then selenium. Nandiyan na rin. And then, nagpapa-increase ng body mass because of carb and protein. Nandiyan na rin. And then, anti-anemia because of iron content. And then, good source ng all type of beta B. So, yung diniscuss natin previous video regarding sa beta B na yan, nandito na yan. Nandito yan. And then because of high fiber content, is good, recommended for good digestive to. And then, nakakatulong ang mung o yung munggo para pagpaparegulate ng body sugar. So, di ba, ang daming benepisyo. And then, of course, kaya naman siya isa sa pinakamagandang benepisyo na nakakatulong. Dahil good source of antioxidant, cleaner, ganda rin siya, no? So, pwede kapag gumagamit ka neto, bihira ka na siguro mag-flush-flush na tinatawag, no? Because meron tong content na 9 class, no? Na acids na maganda for antioxidants, which is the pinolic, flavonoids, caffeic, no? Cenamic, and then may 5 pa. Pero yung isang bagay na dapat niyang malaman kung bakit napaka-advantageous nito na gagamitin ninyo. Kasi ang mong tumutulong to na mabawasan ang tinatawag na chronic problem. Heart. So, dahil doon sa dalawang content nito, tinutulungan natin ang ating mga kapakpak kanoks, no? Na against yung init. Ano ba nakukuha dyan? Is heat stroke. Meron kasi siyang betisin saka isobetisin.
na requirements o yun yung kailangan para mapalakas natin ang ating puso. So, iwas yan sa heat stroke. So, alam nyo na kung bakit. Kasi, papagaspas ang ating alaga eh. Biruin nyo, isa sa pinakamalayong pagaspasan, Mindanao to Luzon. Isipin nyo, that is 900, sabihin na natin almost 900 kilometers requirement. O 700 plus kilometers, something ganun. 700 to 900 kilometers. Biruin mo, papagaspasin nila yon nang walang tigilan. Dadaan sila sa tindi ng init, ulan, and then suddenly, tayo ay magka-carb load lang tayo ng puto-puto. Hindi natin alam basta-basta, basta tayo gumagamit lang neto. Yung iba nga, nakakatuwa dahil sa feeds, ano yan, napakataas sa folic nun. Yan ay good for materials. And then yan ang ikakarga mo. Diba? So, sabi nila maganda. Pansalubong din, maganda. Yung iba naman, popcorn, ikakarga mo sa kapakpak. Yung popcorn, okay yan sa canocks natin. During, point. Pero sa kapakpak, naku, mag-isip po tayo ng tama. Kasi sabi nga natin, ang paglalaro natin sa himpapawid, saka paglalaro natin sa entablado, sa mga canucks, lahat yan, science. Kailangan natin i-analyze ng maiki. Kasi yan na lang ang huling tulong natin sa kanila. Yung ibigay natin ang tama. Ang tamang sangkap, ika nga. O tamang, rikado para mabuo ang programa. Ngayon, hindi ko sinasabi sa inyo to na tama. Kasi ang sa akin lang ho naman kasi, sa akin bilang pagiging Mr. Natural, lahat sa akin kasi by studies, by science, and then logic ang ginagamit namin. Siguro naman yung pagiging logic artist natin, hindi naman lingid na sa kaalaman, lalo na sa mga kanokma, no? Subok na subok po ang aming sistema. Dahil po, sabi ko nga, hindi naman na kami magsasabi o magsasalita ng ganito kung hindi rin namin sinusubok. Kung sa nokma nga, subok to. Sa tao, subok to. What more sa kapakpak pa, diba? So, ito, inyumerate ko isa-isa kung ano yung mga beneficial content. Basahin yung maigi, balik-balikan yung video na to dahil ito ay based on science. Based on scientist study. Based on medical nutrition study. Hindi po yan hinulaan. Binasi po yan sa matagal at masusing pag-aaral. Ngayon, wala na ako. I don't care na kay Whitey kung ako man ay ma-limited ads dito dahil bawal po yan. Kaya lang, ang hirap na ho kasing magpaliwanag talaga eh. Yung iisa-isahin mo, ibablock mo yung salita for the benefits. Ang sa akin lang po, mga kasama, tumutulong tayo eh. Hindi ko nahangad, pagkakitaan pa to. Pero kung sakali man po na mapagbigyan tayo ni Whitey, no, na maging monetize na maayos yung ating mga video. Salamat. Ngayon sa akin, mga kasama, wala naman akong hinihinging kabayaran sa lahat, no? Ang lambing ko na lang sa inyo, mga kasama, huwag nyo naman skip yung ads. Para kahit papaano, may konti naman kaming mga pang-allowance na gagamitin para patuloy kami magre-research para sa inyo. Kasi hindi ho biro ang pagre-research o hindi biro po yung pag-aanalisa para bigyan kayo ng mga knowledge. Pinapaliwanag namin yung aming sistema sa inyo sa abot ng aming makakaya. So ngayon, alam nyo na kung bakit hindi pwedeng masobrahan, samong, hindi rin pwedeng kulangin, tama lang para maganda. Pero ang suggestion ko, kapag magka-carb load sa ating mga kapakpak, 3 days before, pinipitikan na natin sila ng mong. Pero mga kasama, para naman po hindi mahirapan ng ating mga kapakpak, no? Although maganda ang kanilang digest, ibabad nyo muna at least 2 hours ang mong
and then bago nyo salain at bago nyo ibigay sa kanila. Nang sa ganon, eh kahit papaano naman, lumambot ng kaunti at madali nilang i-absorb. Sa nokma, ganon din. No? Kumbaga, wag nyo lang hong ibababad na matagal yung tamang puputok yung balat o tutubo yung sprout. Hindi na maganda ho kapag naging sprout, igulay nyo na lang ho yun, tayo na makinabang. So mga kasama, panibago na namang idea ang nakuha ninyo dito kay Mr. Natural. So hopefully, kami nakakatulong. At gaya na sinasabi ho namin sa inyo, always, hindi ho kami nagmamalaki na kami ay tama. Kaya ang sabi nga natin, kung sa palagay nyo nakakatulong ang bawat topic natin na nilalahad rito, magkomento naman kayo na nagustuhan nyo to dito sa comment box at i-absorbs ninyo. Pero kung hindi naman, it's simply press the unscribe button. Wala tayong pag-uusapan doon. Kasi palagay nyo hindi kami nakakatulong, so nonsense na i-subscribe nyo kami, di ba? Kasi ang sa amin lang naman ay pagbabahagi. Pulot idea, pulot knowledge. Ngayon, sa amin naman, gaya ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng sinasabi namin is based on study. No? Nakasulat na po, napag-aralan na po ng mga eksperto. Hindi lang ho basta kami ang nagsabi niyan. But, ginawan lang ho natin na maayos na sistema para may i-adapt natin sa ating daily use para sa ating kapakpak at kanoks. No? So, hopefully, nakatulong na naman kami at na-enjoy nyo na naman ang isang araw na mga topic natin na kapupulutan ninyo ng magandang idea. Kaya muli, mga kasama, ito po si Boss Jay. Mag-iiwan ako sa inyo ng katagang Compadres Betmed Supply. Iba ang alagang compadres. Gamot na natural. Walang halong kemikal. Kasangga mo sa lipad mo.